Good day, Kamaster! Welcome back to our YouTube channel, BMI Motolite. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So, ang topic natin sa araw na to ay magbigay na naman ako ng tips patungkol sa mga baterya. So, meron tayo ditong baterya na super light. Ito ay motorcycle battery. Other brand po siya, pero gawa pa rin ito ng Motolite. Ang size nito ay 12 in 5 lb. Ito ay maintenance free na baterya. So ibig sabihin, hindi na hassle, hindi mo na kailangan na babantuan or dadagdagan ng distilled water pag once na ito ay naigahan or natuyuan na ng tubig. Kasi nga po, maintenance free is disposable. Pero ang sabi ng may-ari nito ay i-check daw muna ang tubig nito kung may tubig pa ba o wala na. Kung wala ng tubig, lalagyan ko daw. So atin itong gagawin ngayon. Kasi nagtitipid daw siya, wala pa siyang pambili habang nag-iipon ng pambili. Pansamantalang gamit lang muna. Pero hindi po ito magtatagal kasi nga po, maintenance free ito na baterya, talagang i-dispose na ito. So malimit kinakabit ito sa mga Suzuki Thunder 125cc, yung mga luma na motor. Tsaka yung motor na mga China motorcycles like SY Imbonus 110cc, ito ang mga baterya niyan. Tsaka yung Honda CB125cc, ito rin ang baterya niyan. Ito ay dead bat na talaga siya, dead battery na. Pakita ko sa inyo kung ilan ang reading ng voltage sa baterya na to. As you can see, Kamaster, kung makikita at mapapansin natin, 0-0 po yan. Wala po talagang kapansyon-pansyon yan. Wala siyang pansyon. So, in short, dead bat ang baterya na to. Atin itong susubukang buhayin kung kakayanin pa. Buksan natin ito. Nabubuksan to eh. Although bawal ito buksan kasi nga nakashield na ito, hindi na ito dapat bubuksan. Pero alam mo naman tayo mga Pilipino, talagang gagawa ng paraan yan hanggat kaya pang madiskartihan. Bubuksan natin to. Para ma-check natin yung tubig nito sa loob, kung anong status, kung may tubig pa ba o wala na. Kasi nga po, sabi ng may-ari, ayan, bukas na siya. Hindi na daw kaya makapagpa-start ito sa kanyang motor. So, atin itong alamin. Si malakas ang kutob ko na wala na itong laman na tubig. So ayan, bukas na po yan. At susubukan natin itong itataob nang magkaalaman na kung may laman pa bang tubig or wala na. Ayan, tingnan nyo po. Ayan, wala na nga siya talaga siyang tubig. Kasi itataktak pa natin ng paulit-ulit yan, oh. Wala talaga siyang tubig na tumutulo. Ayan po. Kita nyo naman po sa aktwal. Wala po talaga siyang tumutulo na tubig kasi nga po wala na siyang tubig. Okay. So kita niyo na po sa actual, wala siyang tubig. Tuyong-tuyo po yan. So ngayon, dahil tuyong-tuyo po yan na battery, ang ating ilalagay dyan, itong battery solution. Ito po ang itsura ng battery solution. Ito po ay puro matapang chemicals po ito. Ito ang panlagay natin dyan dahil wala ng laman. Pero kung may laman pa itong battery na ito, huwag nyo po isasalin ito. Dahil masisira lang po yung plates nyan sa loob pagka ito ang ilalagay nyo na may laman pa yung kaunti. Ang ilagay nyo ay itong distilled water. Ito po, distilled water. Ito po ang itsura ng distilled water. Ito po ang ilalagay ninyo kapag ito ay may kakaunti pang laman. Kasi nga po ang tawag doon, babantuan lamang natin. Kumbaga, sasalinan lang. Pupunuan lang siya, dadagdagan lang para umabot sa tamang level ang tubig niya. Pero sa case na ito ngayon, dahil wala na siyang kalaman-laman, tuyong-tuyo na, battery solution po ang ating ilalagay. Ito po ang itsura ng battery solution.
So ang tips ko sa inyo, pag maglalagay kayo ng ganito, pag gumagamit kayo ng ganito, ginagamit ito sa mga nurse at doktor, bibilangin nyo po, halimbawa, ganito, 1, 2, 3, 4, 5, ganyan. Hanggang 5 lang muna, tsaka nyo, pupunuan na lang mamaya yan. X na naman. 1, 2, 3, 4, 5, ayan. X na naman. 1, 2, 3, 4, 5, ayan. Then next na naman. 1, 2, 3, 4, 5, the next na naman. 1, 2, 3, 4, 5, ayan. Pagkatapos nyo nalagyan ng tag 5-5, kumuha kayo ng flashlight. Ito ang gagamit yung flashlight para makita natin ang loob kung pantay na ba ang tubig o hindi. Titingnan nyo ang loob para mapantay siya. Ayan, kung mapapansin natin, nagpantay na siya kaagad. Galing, no? Pantay na kaagad yung tubig na nilagay natin. Kasi nga po, tig lima lang po yung nilalagay natin. So, yan po ang tips ko sa inyo. Kailangan bilangin nyo po. Kasi kung hindi nyo bibilangin, hindi nyo malalaman kung magpantay ba yan or hindi. Pero nasa inyo pa rin yan, discardin nyo na po yan. Nagbigay lang ako ng tips para mas mapabilis ang ating gawa. So, pupunasan muna natin kasi may kunting latak sa ibabaw. Kailangan malinis siya. Alisin natin itong nasa ibabaw na mga natitira. Ayan. Mga natitira kasi sa ibabaw niya, sa bunganga. Bunganga ng mga bawat butas. Ang alisin natin yan. Ayan. So atin lamang tatakpan dahil malapit na tayo matapos. Balik natin itong 6 na takip niyang kulay itim. Ayan.
So ayan, okay na yan. At ititester natin ulit kung may voltahe na ba o wala pa. As you can see, wala pa rin siyang voltahe, 0.0 voltage pa rin. So need natin siyang i-charge. Okay. Para magkaroon ng voltahe. Kasi hindi pa rin yan kaya makapagpa-start ng kahit anong klaseng motor basta walang voltahe ang isang baterya. Pero depending pa rin yan. Kahit may voltahe yan, basta wala ng laman ng tubig yan, hindi pa rin yan makapagpa-start sa inyong mga motor. Kaya mas mahalagang importante ang tubig ng isang baterya. Ngayon, atin niyang i-charge. Gamitin natin itong ating charger na Paxure. Ayan. Sa mga nagtatanong kung saan ito mabibili, sa online lang po, marami ito. Like Lazada, Shopee, kung anong tawag nyo, Shopee o Shopee ba? Pero nabili ko ito sa Banggood, Banggood Online. Kasi mas tiwala ako roon sa online store na yon. Dahil branded yung mga gamit nila. Hindi ko naman sinasabing sa mga ibang online na hindi branded ang gamit nila. Depende pa rin siguro yan, pending. Pero sa Banggood talaga ako nagtiwala kasi doon ko ito nabili sa kanila eh. At least original naman. Atin na yung sasaksak. So pag magsaksa kayo, sa mga hindi pa nakakaalam, pag may makakita kayo ng ganito, plus sign sa isang battery, ibig sabihin positive po yan, positive sign ng polarity. Ito po ang polarity ng baterya. So itong alligator clip ng charger na kulay pula, dyan natin siya kakapagayaan. Yan. Tapos pagka ganito rin, minus sign sa isang battery, ibig po sabihin niyan ay negative sign sa baterya. Ito po ang polarity na negative sign ng baterya. So itong kulay itim na alligator ng charger, dyan natin siya ikakabit. Pagayaan. Yan. Tapos atin na siyang sasaksak. Yan. Yan. Ngayon, isit natin siya dito sa repair. Dito natin siya itatapat. Yung blue na yan, ilipat natin yan, ilipat natin dito sa repair. Kasi nga po itong battery na ito ay dead bat siya, walang voltage 0.0. Pagpindot po niyan dito, gamitin nyo po itong kulay blue na to para malipat siya. Ayan po, ayan, papansin nyo, lumipat na po. Nagre-repair na po siya. Ayan, tumatak po yung gauge ng ating charger, okay? Hours later. So ito na po yung update sa ating chinacharge na battery. So kung mapapansin po natin, may nakasulat na ditong full. Ibig sabihin, puno na po itong baterya na to. Diyan na po siya tumapat yung kulay blue na ilaw. So tumigil na yung bar ng ating Paxure charger. Ibig sabihin, puno na nga itong battery na ito. Pati na itong tatanggalin at aalamin na natin kung talagang puno na ba talaga ito. Tara natin dito. At sa kabila. At ating ititester at nang malaman kung fully charged na ba itong battery na to. As you can see, Kamaster, kung makikita at mapapansin natin, 13.2 volts. So, fully charged na po ang baterya na ito. Goods na goods. Talagang nabuhay siya. Kasi nung tinester natin ito kanina, 0.0 voltahe po talaga ito. Wala man lang ka-response. Patay na patay ang baterya, dead na dead ang baterya na ito. So ngayon, na-charge lang natin ng 3 oras mahigit, naging fully charged na siya. Okay? So ganun lang po, kasimple ang pagbuhay ng baterya na 0.0 voltage. Okay? So kung may mga baterya kayo na mga luma na katulad nito, 0.0 voltahe na talaga, dead bat na, ganun lang po ang gagawin ninyo. Salinan o lalagyan nyo lang ng battery solution kapag tuyong-tuyo, empty na empty. Okay? So yun lamang po, I hope na may naibigay akong tips sa inyo. At kung sa tingin nyo ay nakatulong ito, ang video natin, pakishare na rin at paklik na rin ang notification bell para manotify po kayo kapag may new videos akong ina-upload. Bye-bye!